Sa aking mga previous videos ay marami pong nagtatanong na kung pwede daw ba akong gumawa ng video about pasalo o yung pag-assume ng bahay dun sa mga nakakuha na ng mga previous owner. At yan po ang ating pag-uusapan dito po sa video na ito. Based po sa aking experience ay may ang mga common reasons bakit nagpapasalo ng bahay ang mga previous unit owner ay syempre meron po silang mga problems financially. Pwedeng nagkaroon sila ng problem with regards to nagkaroon ng sakit sa pamilya at na-hospitalize ang kanilang kapamilya at meron na silang problema sa financial sa paghuhulog ng bahay. O di kaya ay pwede rin na nawalan sila ng trabaho o di kaya ay lumipat na sila ng location sa malayong location. At syempre, hindi na practical na tumira pa dun sa kanilang nakuhang bahay. At regardless, ay titignan po natin ngayon ang timing kung kailan ba pwedeng magpasalo ng bahay at kung pwede ka bang magpasalo ng iyong nakuhang unit. At para malaman po natin ang sagot na yan, ay kailangan po nating maintindihan at i-discuss po ulit ang stages ng pag-avail po ng bahay. So, tingnan po natin dito. Una, siyempre, magre-reserve ka ng unit mo. At pagkatapos niyan, ay susunod yan yung down payment. So, maghuhulog ka na dun sa equity o yung down payment na tinatawag natin. At ito ay may mga terms ito, especially kung pre-selling, yung hindi pa nakatayo yung bahay. So, let's say, halimbawa, 18 months term to pay yung down payment, pwedeng 24 months to pay. So, yung house construction, yung timeline ng engineering para matapos yun, ay naka-align din doon sa down payment terms. So, kung 24 months, so 24 months din ang target ng engineering para matapos. And then, pagkatapos na yung down at gawa na rin yung bahay at full requirements ka na, that's the time na ipaprocess yung pag-ibig, housing loan mo or bank financing na loan mo. At dito may timeline yan, usually mga 3 to 6 months kung pag-ibig. At pag-approve ka na at na-loan takeout ka na, that's the time na mag-move in ka o i-turn over sa'yo yung bahay. So ngayon, pag tinatanong kung pwedeng ipasalo ang kanilang nakuhang unit, ang palagi ko pong tinatanong ay ano bang stages na yung na-avail mo na bahay. Ikaw ba ay nagbabayad pa lang ng down payment o yung nakalipat ka na ng bahay na kinuha mo, na turn over na sa'yo yung unit. Kasi kung nagbabayad ka pa lang ng down payment, may mga developer na hindi mo pwedeng ipasalo sa iba ang unit mo. At meron ding mga developer na pwede mong ipatransfer yung nakuha mong unit sa iba, pero dun sa kamag-anak mo, first level of consanguinity. So anong ibig sabihin nito? Yung iyong parents, yung iyong asawa o spouse, yung mga anak mo o yung mga kapatid mo. So dun mo lang siya pwedeng i-transfer. Sa iba, hindi mo siya pwedeng i-transfer kung nagda-down ka pala, naghuhulog ka pala ng down. Pero kung na-turn over na sa'yo at na-loan takeout ka na, pwede mo yung ipa-transfer, ipasalo sa iba. Kasi naka-process na yan sa pangalan mo, yung unit. So, dalawang option dyan. So, halimbawa, una, pwedeng immediate change of ownership dun sa bagong buyer. So, kung ang bagong buyer ay makakapag-provide ng requirements, pwede niya yung ipa-process sa pag-ibig na siya na mismo yung maging owner at mag-assume ng mortgage. So, magkakaroon lang kayo ng deed of sale with assumption of mortgage. Yung pangalawa, ang usapan, yung new buyer ay walang ma-provide na requirements. Kaya maghihintay siya na ma-full payment yung bahay. Yung depende sa term ng loan, kung 30 years, 25 years, o 20 years term. So, ganun yung kanilang usapan. At either of the two, meron dapat kayong mga i-execute na mga documents kagaya ng contract to sell, deed of absolute sale, at syempre yung mga documentations. At syempre yung mga payments, usually ang original buyer ay magpapabayad yan dun sa mga nabayad niya na equity o mga nabayad niya na dun sa monthly amortization. So depende na sa pag-uusapan niyo. At syempre, mahalaga din ang papel kung makakuha kayo ng lawyer para mas ma-execute yun ng mahusay ang pagpapasalo o pagpapa-assume ng inyong nakuhang bahay. So, ulitin po natin, i-recap po natin, kung ikaw ay nagda-down pa lamang, hindi mo yan pwedeng ilipat sa iba. Hindi mo yan pwedeng ipasalo sa iba unless immediate family mo, first level of consanguinity na parents, asawa, anak, o di kaya kapatid. At pwede mo lang siyang ipasalo kung na-turn over na sa iyo ang unit at na-loan takeout ka na, which is pwedeng immediate change of ownership or upon full payment of house na hindi na dadaan sa CI yung panibagong buyer. So yan po ang ating sharing for today. Muli po, ito po si Ralf Roger Tagao, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur na nagsasabi po sa atin na ang pinaka best investment
sa sarili natin ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop ang ating tamang mindset, i-improve ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence sa sarili, at bukod po sa lahat ay pananampalataya sa ating puong may kapal. Yan po ang ating sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.